Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay kung bakit na-void ang TV na ito. So, bubuksan natin kung ano ba ang dahilan, bakit o paano na-void ang warranty ng unit na ito. Actually guys, ito, itong TV na to ay sakita ko. So, ang sabi ng service center at pinunta nila ito doon, binili nila ito sa isang company, at nung na-find out nga nila na void nga daw itong TV na to, so titignan natin guys, buksan natin kung bakit nga ba na-void yung warranty niya. Ipapakita ko sa inyo guys yung itsura ng TV, pa-power on natin, sasaksak natin kung ano yung itsura niya para sana may warranty sana. So yan guys, yung TV natin black out siya. Ayan, tulaw yung nakikita para pali ang kamay dito, no display. And blue lang po yung kanyang panel. Kaya titignan natin, buksan natin kung bakit na-void ito sa warranty. Kasi ang warranty po kasi nito guys, 2 years warranty po ito. Itong panel niya mismo, 2 years warranty po yan. Kaya titignan natin kung bakit po na-void. Hindi po inaprobahan ng company ng LG. So, totally LG twice eh. Kung bakit na-void yung warranty. Sige, tignan natin guys. So, ayan, bubuksan ulit natin. Kailangan natin ng screwdriver. Ito guys, tignan natin yung panel niya kung bakit binalig ni LG ang warranty nito. So ito guys, nakikita ninyo na ayan, nakikita ninyo may kalawang, ano, kalawang ayan. Yan, kalawang guys. Yan. Kalawang. Hanggang dito may kalawang. So yun guys, nakita naman ninyo kung bakit hindi kinovered ng warranty itong unit natin. Kasi yun nga, nakita naman ninyo, punong-puno siya ng kalawang. So hindi talaga yan i-cover ng warranty ng ating service center.
Lalo pa, makikita kasi talaga nila, hindi na natin kasi ito makatanggal guys eh. Kaya, imovoid na talaga na nalang warrant ito. Kasi, negligence na natin yan guys. Kung bakit na-avoid yung warranty ng unit natin. So, nagkakaroon siya ng kalawang guys. Kasi, minsan, baka napupunasan natin ng basa. Kung ano niya, panel niya. Yan guys. Dito, kung may basa tayong pamunas, pinupunasan natin yan. Kasi nga, madumi ganun. Pero hindi po kasi advisable yun guys. Kasi, yung lalo na kung yung basahan yung tumutulo pa yung pagpunas mo naman, tutulo talaga yung pupunta dito sa may panel natin. Kaya hindi advisable yun guys na punasan natin siya ng basang basahan. O kaya kung may mga ini-spray-spray po natin dyan, hindi yung advisable yun. Kasi yun nga po, tutulo din po yung tubig dito sa ano niya hanggang dito. Magmo-moist na po yun hanggang sa magkakalawang na po siya. Kaya ang advisable lang po na gamitin natin, pwedeng yung basahan, pwede natin ipunas dyan, pero gentle lang guys, kasi itong panel natin, pag ma-force mo naman ito, madiinan mo ng mabuti, pwede pong mag-crack yan. Hindi rin po yung kinocover ng warranty ng ating service center o ng mga brand, may ari ng brand ng TV natin, kasi negligence na po natin yun, nabasag na po natin yun eh. Hindi po factory direct yun. So, ingatan po natin yung mga LED TV po natin kasi sensitive po talaga ang mga LED TV natin. So, yan guys. Tips lang po yun para hindi po mag-avoid yung warranty ng inyong mga TV. So yan guys, sana may natutunan po kayo dito sa ating content ngayon na dapat huwag po ninyong pupunasan ng basahan ang ating mga TV units para hindi po magkaroon ng kalawang, hindi po i-void ng warranty. Kasi 2 years warranty po guys ang warranty ng ating panel. So, ingatan po natin yung mga TV natin guys. Kasi, pag bumili po tayo ng panel nito, minsan po, mas mahal pa yung itong panel lang niya kaysa sa pinagbili natin. Kaya, ingat-ingat po sa mga unit po natin. So, yan guys. Dumako po tayo sa ating mga shoutout. Shout out po kay Tita Brenda Pasis at Tito Ferdinand Pasis na may-ari po ng binuksan nating unit kanina. At shout out din po kay Ellen Grace. Shout out din kay Jamaica Manzano. Shout out din kay Mark Roland Abaro. Shout out din po kay Danilo Villador. Shout out din kay Melvin Castillo na nasa Dubai ngayon. Shout out din po kay Diosdado Tauya. Shout out din po kay Tita Glory and Randy Dweck ng Canada. Shout out din po kay April Kay Samot. Shout out din po kay Pia Kaili. Shout out din po kay Tita Maribel at Tito Bong Abaro. So yan guys, kung gusto niyo pong magpa-shout out, mag-comment lang po kayo sa baba upang sa susunod ko pong videos ay i-shout out po natin ang inyong mga pangalan. So, dyan po natapos ang ating vlog at salamat po. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Salamat po. Bye!